Yes. Congratulations, Miss Bulacan. Alam mo kapatid, sa lahat ng mga pageant, vlogs, pages talaga, hindi siya nasasama na siya ang mananalo. Ang palagi na pag-uusapan is si Atisa Manalo ng Quezon Province at saka ng Iloilo, si Alexi Brooks. Yung dalawang yan ang naglalaban lang talaga. Pero naligwak si Iloilo sa tapay. Ganon din si Iloilo, Alexi Brooks. Bakit? Kasi sila yung parang mataas din ang score kasi si Kainta first runner-up. Hindi na siya pwede mag-title kasi nga anytime na responsibility niya kasi kung may mangyari sa mananalo, siya yung mag-take over. So yung naman sa fourth runner-up kasi overage na si Taguig. So, naibigay kay Pampanga. Yung kasi ang mahirap, dapat talaga may... Parang wala namang dayaan. Wala. Diba? Oh. Talagang deserving lahat sila na ganon. Pero congratulations pa rin naman sa... Kasi si Ate Samanaro is Miss Cosmo. Oh. Lalaban pa rin niyang bandila ng Pilipinas, international competition. Pangyayari sa Miss Universe Philippines na hindi inaasahan ng mga fans. Yes! Nakakagulat! Lahat nagulat talaga. Pero alam mo, deserving si Miss Bulacan. Yes! Congratulations, Miss Bulacan. Alam mo kapatid, sa lahat ng mga pageant, vlogs, pages talaga, hindi siya nasasama na siya ang mananalo. Ang palagi na pag-uusapan is si Atisa Manalo ng Quezon Province at saka ng Iloilo, si Alexi Brooks. Yung dalawang yan ang naglalaban lang talaga. Pero naligwak si Iloilo sa top 5. So marami ngayon ang nagtataka, bakit siya nawala? Well, dahil nga siguro may voting tayo. Di ba? Mahirap din siya pag ginawa ng mga voting-voting na yan eh. And feeling ko naman kasi, mas nag-stand out talaga si Bulacan. Okay? Ano ang reaction mo nung Bulacan ay pumapasok sa swimsuit. Nakita mo naman, napanood naman natin, di ba? Noong una, nakakagulat. Pero nakita ko siya mag-project. Tapos sa kung paano, yung confidence level niya, nag-stand out siya sa lahat. Oo, sa swimsuit yan, di ba? Yes. And sa gown naman niya. Ayun, mukha siyang diyosa. Siya yung naiiba ang gown, di ba? Ganda-ganda. Parang yung white gown niya, nag-reflect dun sa kanyang color. Yes, oo. Kaya parang siya nag-glow. So talaga, yun ang hinahanap natin, yung talagang nakita mo, nag-enjoy lang ang performance niya, na hindi siya pressured. Diba? Kasi nakikita natin, sa Atisa Manalo at sa si Iloilo, nakikita mo talagang, OMG, ito na, palapit na ng corona, makikita mo sa mukha nila na yung expectation talaga. Uh-oh. Pero si Bulacan, nakita natin na ina-enjoy lang niya, come what may, kung manalo o hindi, okay lang. Ganun nakikita natin sa kanya, diba? Oh, saka hindi siya nagkaroon ng insecurities. Yes. Despite sa kanyang color. First time na meron tayong black Filipina na maglalaban sa Mexico ngayon sa Miss Universe. Malay naman natin, usually mga black ang mga nananalo. Yes. Alam mo talaga, di ba, hindi inaasahan nga. Ako talaga, ang bet ko, akala ko Taguig ang mananalo. Kasi matangkad, nasa kanya na lahat, magaling sumagot. Pero ito yung twist talaga, kapatid, no? I think nakitaan siya din sa projection niya. Magaling eh. Yes, consistent siya. Yes. Okay, ganun din naman si Stacy Gabriel ng Kainta. Alam mo yung dalawang yan, hindi ganun katangkaran, pero wala sa height. That's diba? The confidence. Yes, oo. Ano ngayon masasabi natin? Binabatikos! Ngayon si Bulacan, ba't hindi matanggap ng marami? Oo. Ay, bahala kayo, hindi yung matanggap. Eh, siya na nga ang nanalo eh. Tanggapin na lang natin, di ba? At matuwa na lang tayo sa kanya kasi siya magre-represent ng ating bansa. Suporta ang kailangan niya ngayon. At ibibigay natin yan dito sa DNA. Yes. At masaya-masaya tayo na kahit papano, alam natin na parang wala namang dayaan. Wala. Di ba? Talagang deserving lahat sila na ganon. Yung na kay Atisa Manalo, hindi siya ganon nag-shine tulad na kay Bulacan. Ah. Oo. Ganon din naman sa... Pero congratulations pa rin naman sa kanila. Okay, alam kong bakit. Kasi si Atisa Manalo is Miss Cosmo. Oh. Lalaban pa rin niyang bandila ng Pilipinas, international competition. Ganon din si Iloilo, Alexi Brooks. Bakit? Kasi sila yung parang mataas din ang score kasi si Kainta first runner-up. Hindi na siya pwede mag-title kasi nga anytime na responsibility niya kasi kung may mangyari sa mananalo, siya yung mag-take over. Uh-huh. So yung naman sa fourth runner-up kasi overage na si Taguig. So naibigay kay Pampanga. Yung kasi ang mahirap, dapat talaga may age limit. Kasi unfair naman din sa mga nananalo na hindi naman na pwede mag-compete
internationally. Well, kasi ang buying na lang kasi nila, kapatid, is hindi na sa ibang titles eh. Si Tagig, ang tinatarget na lang niya is overage siya, Miss Universe na lang. Ganon. So, doon yung target niya. So, but anyway, congratulations pa sa mga nanalo. Shocking revelation! Pero, masaya naman tayo sa resulta. Yes. It shows, diba? Chelsea manalo. Nanalo siya talaga. Yes. Ganon din man si Atisa. Manalo pa rin. Pero si Chelsea ang hindi nasahan. Mm-hmm. Miss Bulacan, congratulations. Okay. So, yan po ang aming reaction ngayon dito sa kaganapan lamang. Kanina madaling araw! Yes. So, wala pa lang tulugan. Pinagpiyakan. Yes. Okay. Thank you so much for tuning in. And we'll see you again soon.